Hello everyone! Welcome back to another vlog. In today's video, meron ako ditong basahan or hindi na yung ginagamit na damit kasi magpupunas ako ng mga dahon ng ating mga plants. Kung makikita nyo kasi, mga maaalikabok na to, oh, especially yung ating mga rubber plants, maaalikabok siya. So, isa sa way na napapashine ko yung ating mga plants is by using cloth and then pupunasan natin. Yung pagpupunas naman sa mga plants ko, hindi siya madalas. Or, pag pinunasan ko siya ngayon is, for example, this week, magpupunas ulit ako. Hindi ganun, guys, kasi dito sa mga halaman na pinupunasan ko, karamihan or kalimitan na nagkakadumi is yung ating mga rubber plants. Ito, kung mapapansin nyo. And, for example, ito, kailan ko ba siya? Matagal na. Siguro mga 2 to 3 weeks ko na itong napunasan and malinis pa din siya. Ayan o, shiny pa din yung plants niya, yung dahon niya. And madaming nagtatanong sa atin kung ano ba yung ginagamit ko na pang punas or pang lip shiner, pang spray sa mga dahon. Ang ginagamit ko is yung mga bigay-bigay lang na mga seller, yung mga nagpapadala. Walang specific akong ginagamit. Pero lately kasi, ang ginagamit ko is water lang. O pwede tayong gumamit ng neem oil since madaming pinadala sa atin before. Siguro mga 1 year ago, may mga pinadala sa ating neem oil. Ayan o. Yung isa kasi natapon. Hanggang dito na lang kasi ginagamit ko siya before. Ngayon, ay, may tubig. Ito, pure siya na neem oil. Kung ayaw nyo naman na maghalo o hindi nyo alam yung portion ng neem oil na gagamitin nyo dito sa dahon ng ating halaman, is meron akong pinadala din sa akin before. Hindi pa siya ubos. Tignan nyo. Ayan. Neem oil plant spray siya. From the Simple Good Shop. Ayan ang itsura niya. Spray lang natin siya dito sa dahon. Ayan. And then, saka natin siya pupunasan. Wait ha. Ayan, pupunasan natin siya. Mamaya ko na pupunasan yung ilalim ha. Kasi hawak ko yung camera. Ito pa. Ang nangyayari, nalilip shine or napapakintab niya rin talaga naman yung mga dahon. Doon naman sa iba na gusto, naghahalo, for example, meron kayong neem oil. Meron ako dito, yung pure neem oil kasi is delikado siya once na nasobrahan ka ng lagay or ng timpla. Why? Kasi oil siya. So, yung ating mga plants kasi, pag nasobrahan or na-wipe natin siya ng may oil, hindi natin yan pa pwedeng paarawan. Kasi pag naarawan, since oil siya, mag-iinit, masusunog yung dahon. So, papaano yung ginagawa kong timpla? Meron ako dito, tantsahan lang to guys ha. Meron ako dito ang kalahating litro ng tubig. Yan, kalahating litro siya. Kasi ang ano neto, hindi ko alam kung 1 liter or 1.5 liter. Pero nasa kalahating litro yung tubig na ginamit ko dyan. Tapos, lalagyan natin siya ng dishwashing. Ayan o, kahit anong dishwashing soap. Ito yung nabili ko sa Daiso. Papatakan ko lang siya. Yan, tama na. Mga 3 patak. And then, nasa na si neem oil. Tapos dito, 1 teaspoon. Ako patak-patak lang. Ayan, mga 3 patak lang. Tapos, hahaluin natin siya. Wait lang. Pag once nakita nyo, nahalong-halo na siya. Ayan o. Bubulayan dahil may dishwashing soap. Yan. And ngayon, maamoy mo talaga yung purong oil. Amoy na amoy yung kanyang neem oil. Then, babasain ko lang to ha. Yan. Yan. Hindi talaga ito yung gagamitin ko ngayon na pampalip shine. Ipinapakita ko lang sa inyo. Just in case na meron kayong mga neem oil. Dito tayo example ha. Tingnan nyo, napakadumi na ito. Pupunasan natin siya. Ayan. Nasa natin itong ilalim. Kasi itong si neem oil, nakakatulong din siya magtanggal or mag-alis ng mga insects na dumadapo sa ating mga dahon. So, dito pa tayo sa isa. Ayan, may neem oil pa din siya. Hindi ko lang siya dinamihan kasi
ano siya, baka masunog. Lalo na doon sa mga first time lang gagamit ng neem oil. Ako kasi tansyado ko na ang paggamit ng neem oil kasi matagal ko na siyang ginagamit. And mapapansin nyo, tignan nyo yung dumi ng ating basahan. White yung kinuha ko para mapakita ko sa inyo na madumi talaga yung dahon ng lilinisin natin. Tingnan natin yung difference. Ito yung may neem oil, yung hinalo-halo natin. And then, ito yung sa spray. Tingnan yung maigi yung dahon niya. Diba same lang? Halos magkaparehas lang yung dahon na ginamit natin or ginamitan natin ng plant spray with neem oil. Ito yung pang lip shiner din. Or, kasi si neem oil, nag-aalis din siya ng mga insects. Or, pag nilalapitan ng mga insects yung mga dahon ng plants natin, gamit tayo ng neem oil, make sure lang na hindi siya maaraw kasi masisira. Tapos, eto naman, yung nandito, yung DIY natin, water, dishwashing soap, and then neem oil, pure neem oil. Ayan, dishwashing soap, neem oil, and water. So, tansya-tansya lang ang gawin nyo. Konting patak lang nitong dishwashing soap, konting patak lang din. Ako, ang ginagawa ko, like, for example, 1 teaspoon, dito sa dishwashing, 1 teaspoon din dito sa neem oil na puro, and then kalahating litro ng tubig. So ngayon naman, ang i-share ko sa inyo is yung talagang ginagawa ko. Hindi na ako naglalagay ng neem oil, like for example, hindi ko alam kung sobrang araw kinabukasan. Minsan kasi, or madalas dito umuulan tuwing gabi sa amin. Eh, paano pag hindi naman umulan tapos sobrang init? So, ang ginagawa ko guys is pure water. Kukuha lang ako ng water. Hindi ako nakakuha ng water ngayon. Dito sa cabinet. So, eto yung water natin. Water lang siya. Yan. Babasain ko lang. And then, alam nyo guys, same lang. Same effect lang. Malilinis ang dahon. Tapos, water lang. Kasi yung ginamit ko dun sa nakaraan, water. Meron pang gumagamit sa inyo ng alcohol, 'di ba? Ako din gumagamit ako ng alcohol, pero hindi naman pampa-shine ng leaves. Merong oatmeal, hindi ko alam kung paano ginagamit yung oatmeal. Alam ko milk ginagamit na pampa-shine ng dahon. Kasi before, ang ginagawa ko naman is alin ba yung nilalagyan ko ng milk? Actually, nag-try din ako, milk lang yung inilagay. Yung ano, fresh. Ano ba yun? Ano bang milk yun? Fresh milk. Ayun, fresh milk. Yan, punasan lang natin, pati ilalim. Kasi, nakakatuwa lang. Kasi, etong mga minarkot ko before, ay, napunasan ko tuloy yung may... Minakot ko to before, malaki na ulit siya. Tagilid nga lang ngayon kasi yung araw, inaano niya, hinahabol niya. Oh, tagilid siya. Hindi pala lahat ng dahon pinupunasan ko ha. Especially yung mga may balahibo sa dahon or ano ba, mga monstera yan, pinupunasan ko yan. Minsan, pag may time ako, and ano pa ba, yung hindi ko pinupunasan yung mga antuyo. Kasi 'di ba, yung texture ng dahon ng mga anthurium natin, iba. Ano siya, yung para siyang may balahibo sa dahon. Inesprayan ko siya ng neem oil before nung time na meron siyang insects. 'Yon, kasi si neem oil nakaka-help siya o nakakatulong siya talaga na magtanggal or mag-alis, magbawas yung mga insects. Pag napakadami naman na ng insects dun sa isang dahon ng halaman, hindi na kaya ng neem oil. Yes guys, hindi na kaya. Ang ginagawa ko, pag mga ganun, ina-uproot ko and then niriripat ko sa maayo, sa iba. Pupunasan ko lang ito, tapos ipapakita ko sa inyo. Yung mga dilaw-dilaw na nakikita nyo sa dahon, yan, di ko rin alam kung ano nangyari dyan. Either nasunog, nung time na minarkot ko siya. Kasi hindi naman siya, oops! Hindi naman siya kumakalat. Ganyan lang siya. Nasunog to siguro. Naarawan. Tumatagilid!
Yung mga pupunasan ko ngayon is mga rubber plants lang. Kasi yun yung medyo may alikabok na ulit. Actually, last punas ko sa kanila, siguro nasa 3 months ago. Kaya itong mga ibabaw na yan, hindi naman gaano madumi kasi hindi na maalikabok dito sa garden nung time na lagi ako nagre-repot. Or what? Yan lang naman yung kalaban ng mga rubber plants natin. Yung damo, yung alikabok na napaka dumi talaga. Water lang. Kung wala kayo ng mga neem oil, is okay na yan. Hindi nyo na kailangan bumili. Pero neem oil is mura lang. Nasa less than 100 pesos isang bote. Napakatagal nyo nang gagamitin. Sobrang tagal nang gagamitin ng neem oil. Hindi ko siya ginagamit sa mga succulents. Bakit? Kasi sa succulents, madaling masunog yung dahon niya. Nasusunog. Kasi syempre, ang dahon ng succulents natin is ibang-iba kaysa sa dahon ng mga ganito. May mga green lang. Hindi ko siya nilalagay ng neem oil. Doon sa iba, naglalagay siguro ng neem oil or nag-i-spray. Paano mo naman pupunasan ng succulents is ano naman yun? Madaming farina. Ito. Ito hindi ko na siya pupunasan pala kasi ano pa siya eh, malinis. Ito, isa rin sa minarkot ko to. Ayan, pinapaano ko siya. Tignan nyo. Pinapadami ko yung kanyang stem. Hindi ko na siya pupunasan itong area na to kasi maliit pa siya. Yung dahon niya. Dito na lang sa tingin nyo is meron siyang mga tuldok-tuldok. Natatanggal yan guys. Hindi siya sakit. Yung tuldok-tuldok dito. Konti lang yung pupunasan natin na rubber plants kasi napunasan ko na nung nakaraan yung andun sa likod. Ang pupunasan ko lang is yung nandito sa harapan. I mean dito sa gilid kasi nilipat ko yung iba sa mga rubber plants ko dito nung time na nag-aayos tayo. See? Ito try natin dito sa dishwashing. Dito sa isang to dishwashing. May bulak-bulak siya. Yan. Same lang naman. Same effect lang naman. Pero kung mayroon nga mga insects na gumagapang-gapang dyan, sprayan nyo nung plant spray na may neem oil. Kalaban ko lang dito yung itim na langgam eh. Pero hindi naman gaano. Or hindi na madalas. Kasi naglagay pala ako nung anong tawag doon? Starkel G. Hindi na ako gumagamit nung isa. Yung katulad ng Starkel G. Ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na nga eh. Hindi na ako gumagamit noon. Mas safe si Starkel G kumpara doon. Ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko na guys. Naglalagay ako, hindi once a month. Basta kung kailan ko lang maisipan or pag may something na nakikita ko na gumagapang-gapang dyan, which is hindi natin maiiwasan na may mga langgam talaga kung saan-saan ang gagaling, is naglalagay ako sa lahat ng halaman ko. Ngayon, meron pa akong isa't kalahating bote bagong bili. Hindi ko pa nalalagyan yung mga succulents natin kasi medyo okay pa lang, medyo okay pa naman sila. Siguro pag yung maglalagay na ako sa hoya ko, yun, maglalagay na rin ako sa mga succulents natin. Yan. Yan. Dito kasi natatandaan ko, may ini-spray ako dito na dishwashing na may suka. Ayun dito, hindi matanggal-tanggal ngayon yung puti. Ngayon nawawala na siya. Pero pag natutuyo, may something pa rin, may konti pa din. So ayan, ayan yung itsura niya. Tingnan nyo naman, ang shiny. So parang water lang 'to. Nasaan ba yung pinag-ano natin? So, tingnan nyo yung itsura ng ating mga halaman. Kung gusto nyo mapashiny yung dahon nila is, punasan nyo lang siya at least water. Yan, once a month. Ayan, ito. Ngayon ko lang siya pinunasan ulit. Itong mga dahon na to, first time nilang pinunasan kasi 1, 2, 3, 4. Siguro mga 5 leaves. Ito, hanggang dito.
Yan, mga dahon na yan. Ganda nung itinubo niya, oh. Talagang kitang-kita mo yung variegation. Isa ito sa hindi ko nile-let go. Kasi ito yung gusto kong gawing multi-branches. Tingnan nyo, oh. Yan. Since naninibago sila dito sa area na yan, dito ko siya nalalagay. Ayan. And, dito sa area na to kasi, mahalumigmig and maaraw sa umaga. Hanggang tanghali siguro. Etong isa, hindi ko na pinunasan kasi medyo okay pa naman siya. Ayan o. Tapos eto, ayan. Tingnan nyo yung pinunasan natin ng with neem oil. Ayan o. And eto yung sa water, same lang, same effect lang. Ayan. Pag dinamihan nyo ng neem oil, ano siya? Medyo shiny pa siya. Ako hindi ko dinadamihan ng neem oil. Ang kintab, no? Ayan. Ano pa? Ay, hindi ko pala naanuhan siya. Hindi ko pala siya na punasan. Punasan ko rin ngayon. So, hindi ko na siya ipapakita sa inyo. Itong mga puti-puti na yan, yan yung sinasabi sa inyo na in-sprayan ko ng dishwashing with water and suka, vinegar. And dito, oh, nagtutubig pa rin. Umaano pala sa pader doon sa kabila. Lumalabas yung tubig. Ayan, oh, dito pumupunta sa amin. Kala ko dito sa amin, hindi pala. May ano kasi doon, may butas eh. Tinakpan ko. Psst, cookies. Wow. Kasama ka na naman dito. Ayun lang guys, ang ating video. Meron pala ako ditong kutsara. Importante meron kayong cotton na pamunas. Cotton or basahan. Mas okay kung cotton yung pamunas nyo para malinis siya or para hindi siya magasgas yung dahon. Ito oh. Ay, hindi ko pala ito napunasan. Ayan. Ito yung hindi ko napunasan. At saka ito. Actually, ngayon ko lang naalala, ay, nabasahan ko pala. Ngayon ko lang naalala na itong si Mother Black Prince, ito yung una kong pinutol sa kanya. And then, after lumaki, kasi dalawa yung putol dyan eh. Ayan o. Yun yung isa, tapos yung isa, ito yung huli. Yan yung huli kong pinutol. Eh, itong mga aglaw natin, ayan, pinupunasan ko rin yan. Kasi yung dahon niya is hindi siya mabalahibo katulad ni Anthurium. Ito, winiwisikan ko siya ng water pero hindi ko siya pinupunasan or winawipe ng ganyan. Ito lang, mga aglaw. Ito, sinaano, yung madudulas yung dahon. Yan, pwede nyo siyang punasan pero hindi lahat ng dahon. Ang pinupunasan ko, ito. Si Glorious, na napakalaki. Ay, napakalaki, sinakop. Ito, mga heart-heart na to, mga Anthurium na to, hindi ko siya pinupunasan. Hinahayaan ko na lang siya. Pag mga ganito yung dahon, madulas, yan ang pinupunasan ko. Kaya lang, tignan nyo, nalunod na to sa ano, sa tubig. Nagdilig kasi kagabi. Inano pala. Teka lang, ayusin ko muna to guys. Dito ko na i-end ang aking vlog. At sana nagustuhan nyo ang ating vlog for today. For today. And ayusin ko yun. Nalunod na. Buti na lang chineck ko ngayon na nagdilig nga pala. Nagpadilig ako kagabi kasi umalis kami. Friday, umalis kami. Ito pa pala, hindi ko na isama. Ayan o. Ganun pa din. Pero alam ko may nagbigay sa akin ng isang puno niyan. Hindi ko na matandaan kasi pare-parehas na sila. So, bye-bye guys and see you on our next video. Bye!